Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Ginang Elvira Ariati Sales, naninirahan sa Andaman Village, Barangay Gulang-Gulang, Lucena City. At ako po ay ang may-ari ng Char Real Estate Dealer, na kung saan ito po ay may opisina, at ang tanggapan namin ay sa Maharlika Highway, Barangay Isabang, Lucena City. At dahil ang aming pong opisinang ito, ang aking business na ito, na Char, ay kinuha sa apat na pangalan. Ang letter C ay ang si Cindy, ang letter H ay si Harvey, ang A ay si Alan K, at ang ikaapat na si Riniel. Ang lahat ng mga anak ko, kaya naging Char Real Estate Dealer. No? Sa ngayon, ang aming project na ginagawa ay itong La Granja Palmera, na kung saan ang naging tema, lahat po ng project ay the same with the La Granja Palmera, na ang lahat po ng bumili ng lupa ay nagtayo ng kani-kanilang resort. Sa ngayon, ako po ay isa po kami sa napili bilang isang community missionary kami ng Families of Christ. Isa po kami sa head ng Missionary Families of Christ. At ang number one po na natulungan sa community ay ang mga community mortgage program, na ito po ay project para sa mga urban poor, na itong mga tao na walang kani-kanilang tirahan. Ako po ang nag-spearhead ng CMP project para sila ay magkameron ng sarili-sarili nilang bahay sa pamamagitan ng community mortgage program ng Social Housing Finance Corporation. At during that time, in 2003, isa po ako sa naging presidente ng PAREB Lucena City Quezon Board of Realtors. At ang aming pong panunungkulan bilang presidente ay ang matulungan ang mga urban poor na magkaroon ng kani-kanila lupa sa pamamagitan ng CMP project. At sa ngayon po kasalukuyan ay meron din po kaming ginawang community mortgage program sa Barangay 8, na kung saan ay All Happy Club, na merong 28 beneficiaries. Meron po sa Pulo, na kung saan yung lahat po ng pinaalis doon ng mga may-ari ay ibinili ko ng lupa para maghulog ng lupa sa akin. Ang terms po noon ay 5 years to pay. At hindi lang po sa mga tauhan, kasi ang mga tauhan ay binigyan namin ng through Pag-ibig Fund, kami ang gagawa ng bahay sa halagang 2,700 na monthly amortization para sila ay makapag-acquire ng kanilang sariling bahay at lupa. And beside, bilang tayo ay nasa community at bilang isang owner sa real estate industry for almost 30 years, bilang licensed broker, number one, ang kailangan po natin ay ang pagtitiwala sa sarili at lahat lutigit, ang pagtitiwala sa Panginoong Diyos. At number one po ay gawin mo ang nararapat na tama sa kapwa mo. In return, para yun din ang gawin sa iyo. My humble beginning. Kasi nung kami ay bago mag-start, ako po isang empleyado, simpleng empleyado ng Manuela Sinverga University Foundation. At bilang empleyado, sa aming pagsasama mag-asawa, na-realize namin na sa sweldo, wala talaga kaming hindi kami may improve ang buhay. So bilang empleyado, during that time I was the secretary of the dean ng College of Law, so sila yung nag-sponsor sa akin para mag-seminar ng real estate, no? Sila yung nag-donate para ako makapag-enroll, at sila po yung naging daan kung bakit ako nakapasa sa real estate, no? Noong 1993, nung makapasa bilang licensed real estate broker, ako po ay nag-resign na bilang empleyado. At dahil doon sa bilang empleyado yon, doon ko po napatunayan na ang pag-improve or what do we call that? Yung pag-asenso ng isang tao ay nasa kanyang sarili. Tiwala, pagtitiwala sa sarili, ang kanyang pagtanggap kung ano man ang iyong naranasan, at lalo tigit ay yung pagtulong sa kapwa, number one yon. Para ikaw ay tulungan ang kapwa mo, kailangan ay open arms, na marunong kang tumanaw ng iyong utang na loob sa iyong pamilya, sa iyong mga colleagues, sa mga taong naging dahilan kung bakit ikaw ay nandun sa kinilalagyan mo ngayon. At ang pinaka-importante,
ay ang pagtawag sa Panginoon. Nung dumating ang pandemic, it was 2020. So lahat po ng aming tauhan na sa construction stop kasi bawal po ang magtrabaho eh. Bawal ang magpauli-uli. So nung time na yon, ito po ay bago pa lang ginagawa. So ito ay structural pa lang, hindi pa siya ano, pero may bubong na siya. So naisip namin na dalhin lahat ng mga tauhan dito. Ang lahat ng tauhan namin ay naka-check-in dito. So ang mga pamilya naman nila ay supply namin ng pagkain, no, isang linggong pagkain. So sila may meron silang pagkain na, meron pa silang sweldo. At yung pandemic na yon, yun ay naging blessing kasi yung blessing na yon na hinahangad naming matapos ito ay nung mag-pandemic napabilis ang pagtatapos itong clubhouse na ito dahil lahat ng tao nandito, hindi pwedeng lumabas at bawal. So hindi lang doon, pati doon sa community, kami po yung nagsusupply doon sa mga tauhan namin, sa kapatid ko, kapatid ng asawa ko. Binibigyan namin sila ng ano, yung kanilang pangangailangan para doon sa namimili kami ng gulay tsaka mga pagkain para ibigay doon sa kanila. So yun yung aming naging participation. Ang principles ko sa akin ay kailangan ay ano, wag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa sarili mo. So yun ang aking laging sinasabi na gumawa ka ng tama para yung dumating sa iyo ay ano, wala kang backlog ba, kasi pagka lahat ng ginagawa mo ay nakakaapa ka ng kapwa mo, so yun din ang babalik sa iyo. Ang message ko sa mga taong nawawalang pag-asa ay ano, magdasal lang, umingi ng tulong sa Diyos at magtiwala, kasi may pangako ang Diyos na hindi kanya papabayaan. Kasi ang opinion ko sa pagtulong ay ano, kaya ka binibiyaan ng Panginoon ng lahat ng blessing sa iyo pinapadaloy, kasi alam niya na ikaw ang magbibigay doon sa kanyang mga kasi ang Diyos pag nagbigay ng biyaya, kailangan i-spread out mo 'yun eh. So pamamagitan sa atin, binibigay niya sa atin ang biyaya. Ang pagtulong kasi para sa iyong ano, para 'yun ay pagpunta mo doon sa kabilang buhay eh. Pagsusulit lang 'yun eh. Kaya pagka tayo tumutulong, hindi natin lagi inaasahan na merong babalik sa atin. Bahala na ang Diyos, laging tayong ganun. Kasi pagka ikaw ay tumutulong sa kapwa mo, dire-diretso yung blessing na natatanggap mo. Ako si Ginang Elvira Ariate Sales, ang owner ng Char Real Estate Dealer. Sumasaludo para sa bayan.